Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Cora Paroco, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isamang hindi ito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang iyong mga asawa. Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Tayo pong lahat, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang inyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Tugon, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Tugon, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Tugon, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig.
katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga, "Kayo man ba'y wala rin pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Balikan lang po natin ng kaunti sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari. May isang reyna na nagsadya kay Solomon. Si Solomon na nagtataglay ng karunungan ng Diyos. Kung maalala po niyo ni ulit, nung magsisimula pa lang sa panunungkulan si Haring Solomon, wala siyang ibang hiningi kundi ang pusong marunong humatol, isang puso na makapagdidesisyon ng tama o mabuti para sa kanyang nasasakupan. Hindi siya humiling ng kamatayan ng kaaway, ng maraming pera, kung kaya't kinalugdan ng Diyos ang kanyang kahilingan na karunungan. At ngayon, sinadya o marahil marami pang tao ang pumupunta sa kanya para lamang maliwanagan. No? Kaya nga sabi dito, nung natuwa iyong reyna ng Seba, naghandog siya ng napakaraming kayamanan dahil sa kanya pong kumbaga naranasan na kakaibang karunungan ni Solomon. Di ko alam kung ano yung kanyang mga tinanong o hinanapan ng kasagutan, pero pinuri ni Reyna Seba, no? O ng Seba, itong si Haring Solomon. At sa Ebanghelyo, sa pagpapatuloy din, no, may lumapit din kay Jesus ang kanyang mga alagad at nagtanong din tungkol sa talinghaga. Pero sabi nga po, parang medyo may pagkadismaya din, no, si Jesus sa kanyang mga alagad dahil nang sabihin niya, "Kayo rin ba'y walang pangunawa? Kayo rin ba'y walang pangunawa?" Kaya nga napakahalaga po, no, na tayo ay marunong makinig.
Yan, sabi dito ni Jesus, bago niya sabihin yon, ang may pandinig ay makinig. Kasi kung hindi ka makikinig, hindi tayo makikinig, kahit anong sabihin natin, walang mangyayari. Kaya nagsisimula ito doon sa, minsan sinasabi nga no, ng mga agent, no, open-minded ka ba? Kasi kung hindi, wala, tapos ang usapan. Pero kung open-minded ka, yan, may pag-uusapan tayo. Ibig sabihin, willing kang makinig, willing kang tumanggap ng paliwanag. Pero kung sarado ang isipan mo at ang tatanggapin mo lang ay yung paniniwala na ikaw ang nakakaalam ng napakaraming bagay, lumalabas minsan, maingay yung taong yan eh. No? Kung sino pa yung tahimik, kadalasan po, no? Kasi ito yung mapagmuni, pinagninilayan muna yung mga bagay-bagay bago kumilos, bago magsalita, pero yung mga maiingay at yung mga kunyari nagkukunwaring matalino, nagkukunwaring may alam. Sa tingin nyo ba, tayo kaya? Kasi wala namang PWD sa atin, no? Nakakarinig naman lahat, tama ba? Wala, merong hindi. Yeah, minsan, di ba, pag tinakausap mo, lutang, pag ginakausap mo, kahit ilang beses mo ng paliwanagan, hindi pa rin susunod. Hindi sa hindi niya narinig, kundi hindi niya talaga tinanggap. Kaya nagkakaproblema tayo minsan. Sa mga mag-asawa, nagkakaproblema kayo kasi hindi na kayo natutong makinig. Kaya hindi ninyo nauunawaan ano ang pinanggagalingan ng bawat isa. Yung damdamin. Eh marami nagtutungo, no? Sa unang pagbasa, nagtungo kay Solomon. Sa Ebanghelyo, mismong ang karunungan na ang nagsasalita. Tingnan niyo po ito, no? Ang may pandinig, makinig. Ang sabi ni Jesus, sa puso nagnagaling ang pangangalunya, pag-iimbot, o inggit, kahalayan. Oh, ano ngayon na nangyari? Wala pa rin. Bahala ka dyan, Lord. Di pa rin kami magpapakasal, Lord. Hindi ko pa rin aalisin yung selos, yung inggit. Pero maraming tao, ang gumagastos pa, no? Para lamang makapunta sa ibang lugar kasi nagsasaliksik ng kasagutan sa kanilang mga tanong sa buhay. Yan mahalaga po, no? Ma-develop natin ang pakikinig. Kaya nga pag dati po, no, pag nag-a-apply ako ng trabaho, pag may mga pinifill upan, nilalagay natin dyan, isa sa mga strength natin ay yung listening skills. Skills din eh. Kaya dinidevelop. Hindi lang basta nakakarinig ka, kundi talent din eh. Kaya alin sa ibang bansa, malaki ang kita ng mga therapists, psychologists. Ano bang ginagawa nila? Nakikinig lang muna. Okay, magsalita ka, makikinig lang. Pero per ora ang bayad. Sa ating nasa misa tayo, wala namang bayad dito. Pero hindi ko alam kung saan ba may problema. Minsan nga, iniisip ko, no? Kailangan, number one priority, maganda yung audio para mapakinggan ng mabuti. Pero maayos naman ang audio. Pero bakit hindi nakikinig ang maraming Katoliko, ang maraming tao sa salita ng Diyos, si Kristo na nagsasalita sa Eucharistia? Yan. Kaya isang grasya din po, no, na sana hilingin natin sa Diyos na magkaroon talaga tayo ng
mabuti, magandang pandinig para maunawaan at magkaroon tayo ng pangunawa. Narinig na natin to, no? Sa puso nang gagaling ang lahat ng nagpaparumi sa tao sa mata ng Diyos. Alam mo na ito. Narinig mo ito ngayon. Alam natin sa bawat isa sa atin mayroong bagay na nagpaparumi sa atin. Ang tanong lang, pakikinggan mo ba? Pag pinakinggan mo, ibig sabihin, lilinisin mo ito. Aalisin mo ito sa ating mga puso o sa ating pagkatao. Ang may pandinig ay ano? Ulit. Ang may pandinig ay amen. Magsitayo ang lahat. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, mga agarang paggaling ng mga may sakit, special na intensyon, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagalob mong ito ay aming mapagsaluhan
bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang guritain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking
mga pagkukulang. Diwa Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayan ang sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Ang pag-asa tayo'y maghintay sa ating Diyos na may pagliligtas, at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito dapat pagkan daan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Noong pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas, at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas, ng mga taong